magandang gabi mga kababayan. Nandito naman po tayo para magluto ng ulam sa gabi ito. Pag-isipan ko na napakasimple lang ang gagawin natin. Pabili ako ng isang buko dito sa kabila sa baba namin nagtitinda. At naisip ko may nag-duit kasi sa amin ng sapinas dito. Kaya sasawgan ko ng sapinas ng ugulan. Kasi simple lang natin ang pagluto ng simple ng hapunan, ulam na. Nandito po ang ating mga sangkap. Binalata na upo, kalabasa, at saka yung sardinas na maang. May gamit tayong kamatis, siling green, sibuyas, bawang, at saka siyempre gagamit tayo ng mantika. So, umpisa na po natin sa pagigisa. So, buhayin na po natin ang ating... Lalagay po lang tayo ng konting mantika. Masyadong marami. So, pag mainit na yung mantika, lagay na natin yung bawang. Sa inyo, kung unahin mo yung sibuyas o bawang, sunod na natin ang sibuyas. Sabayin na natin yung kapit, yung kamatis at saka yung sili para magpangin na naman. Hintay lang natin na lumambot yung sibuyas at maturog ng konti yung ano. Saka natin lalagay yung sardina. So, ganyan na dapat ang makikita natin. Medyo nag-brown na yung bawang. Luwang po yung sibuyas. Ngayon, nadagdag na natin yung sardina. Na maanghang. Tayo lang natin dito ng konti. Magdadagdag ako ng konting asin. Hindi konti lang. At saka paminta. Optional ito kung gusto mo ng maraming sabaw o kaya konting sabaw, nasa inyo. Kung marami kayong pamilya, pwede yung dagdagan ng sabaw. So, okay na. Medyo nanote na yung sibuyas at kamali sa sardinas. Ngayon, lalagyan na natin yung gulay. Yung iba kasi, yung ginagawa nila dito, sinasabawan muna bago ilagay yung gulay. Ako naman, iba yung diskarte ko. Igisa ko yung gulay sa sardinas para manuot yung lasa sa gulay bago natin lalagay ng sabaw. Saka isa pa, kung gusto nyo maglagay ng seasoning na iba pa, nasa sa inyo. Pero para sa akin, natural lang na luto to. Dito sa abroad, kailangan na diskarte na ganito, may ulam pa na. Ayan, mga pakuli lang natin ng mga isang minuto, saka natin lalagyan ng sabaw. Takpan muna natin. Ayan, tanggalin natin yung ano. Ayan, grabe ng amoy, ang panguna. So, lagyan na natin ng tubig para malasan na kumulong. Nasa inyo kung dadagdagan nyo ng maraming tubig. Gusto nyo ng sabaw, ako sakto lang. Ayan. Ano lang kasimple, gulaw, makakaroon ka na ng ulam. Mura-mura na, masarap pa.
kasi magkano lang ang upo, ang sardinas libre, bigay ng gobyerno. Sama naman dito sa abroad, kahit paano naabutan tayo ng rasyon. Kaya pasalamat din tayo sa ating gobyerno. Kahit lockdown, nakakapagbigay siya pa rin ng tulong sa mga OFW dito sa abroad. So hintay lang natin na kumulo at dagdagan ulit natin ng panlasa. Mga 3 minuto. Natin, ayun na. So, luto na. So, maglalagay na tayo ng konting asin na para lasahan natin. Saka po nga pala, kung gusto nyong dumami yung ulam na para makatipid kayo, pwede nyo lagay ng sutanghon, bihon, dagdagan nyo ng sabaw para mas kumasa sa pamilya kung malaki yung pamilya. Nasa inyo yan kung ilan kayo. Optional lang yan kung gusto nyo ng marami. Lagay kayo ng miswa, pansit. Tapos dagdagan nyo ng sabaw saka konting seasoning. So ngayon, dagdagan natin ang konting asin, ang palasa. So ayan mga kabayan, hintay lang natin na 1 minuto pa luto na para mag-sky na tayo. So ayan, luto na. Pili natin yung sir, patay na natin ng upoy. Mura-mura, masarap na, simple pa. At ibigta pa. Mag-check na tayo sa mga pagpunto. Yun. So, mga kabayan, ito na yung finished product natin. Pwede na natin kainin to. Tawagin na natin yung mga tropa natin dyan na mahilig sa Mobile Legend. Walang magawa kundi maglaro. So ito mga kabayan, simpleng-simple, mura na, nakatipid ka pa, sustansya pa. Kaya pwedeng-pwede ito sa mga OFW na ganitong sitwasyon na naghihirap sa pandemic. So sana makatulong ako sa inyo na magawa nyo to sa inyong bahay para kahit pa paano may iulam kayo. So sana kung magustuhan nyo itong video nito, paki-like na lang po at paki-subscribe. Maraming pong salamat sa inyo.